Sa wakas, welcome back, Justin Brownlee. Yan nga ang ilan sa mga maiinit at good news na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Palapit na nga ng palapit, mga ka-idol, ang pagtatapos ng elimination round ngayong PBA Commissioner's Cup at makikilala na natin kung sino-sino nga ba ang magtatapatan pagdating sa playoff. Nasa ngayon ngay, unti-unti din nating nakikilala kung sino-sino ang mga malalakas na team at kung sino-sino rin ang mga malalakas na individual. Katulad na lamang sa nakaraang linggo, mga ka-idol, ang naging 3-pointer of the week ay itong si Chris Ross, kung saan naipanalo nga nila ang laban kontra Barangay Ginebra. At itong si Calvin Octana naman ang naging smart move of the week. Na kung titingnan nga natin, mga ka-idol, ang current standing, pinangunahan pa rin niya ng pinakamalakas na team ng Commissioner's Cup ang Magnolia Hotshots na may 7 panalo at 1 talo, at sinundan niya naman ang Meralco Bolts at Phoenix Super LPG na may 6 na panalo at 1 talo pa lamang. At sinundan naman niya ng Norport Batang Pier at San Miguel Birme na may 5 panalo at 3 talo, Barangay Ginebra na may 4 na panalo at 3 talo, TNT na may 4 na panalo at 4 na talo, Rain or Shine na nakahabol naman na may 3 panalo at 5 talo, Tira Firma na may 2 panalo at 5 talo, at nasa bottom 3 naman ang NLEX Road Warriors na may 2 panalo at 6 na talo, Blackwater Bossing na may 1 panalo at 7 talo, gayon din naman ang Converge Fiber Xers. At kung babalikan nga natin, mga ka-idol, na naging matinding bakbaka nung nakarang linggo, tinalo ang Blackwater Bossing ng TNT sa score ng 105-96 na naging best player of the game dyan itong si Rondae Hollis Jefferson na nakakuha ng 42 points, 12 rebounds at 8 assists. Sa patuloy na pagkatalo ng mga ka-idol ng Blackwater Bossing ay nagawa nilang i-activate itong si James Quiquetoye at Archie Concepcion, dahil nga itong si JV Casio ay injured na at itong si Roshan McCarthy naman ay pakakawalan na nila. Nausap-usapan nga na itong si McCarthy ay bound to SMC Group. At tinalo pa rin naman ng Meralco Bolts ang Converge Fiber Xers sa score ng 105-99 na ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si Alin Maliksi na nakakuha ng 20 points, 7 rebounds. At tinalo naman ng San Miguel Birmen ang TNT sa score na 98-93 na ang naging best player of the game dyan ay kanilang import na si Ivan Asca na nakakuha ng 25 points, 9 rebounds at 4 assists. At ang unang nakatalo sa Magnolia Hotshots ay ang Rain or Shine sa score ng 113-110 nang naging best player of the game dyan ay ang kanilang bagong import na si Demetrius Treadwell na nakakuha ng 30 points, 16 rebounds at 9 assists. Nasimula nga nung nagpalit ng import itong Rain or Shine ay sunod-sunod na ang kanilang pagkapanalo at hindi pa nga sila natatalo, mga ka-idol. At sa riging tapatan naman ng San Miguel Birmen at Barangay Ginebra, tinalo nga ng SMB ang Barangay Ginebra sa score na 95-82 nang naging best player of the game dyan itong si Chris Ross na nakakuha ng 22 points at 6 assists. Nasa kabilang banda, mga ka-idol, sa sunod-sunod ng pagkapanalo ng SMB ay na-feel at home nitong si Trolliano, ang bago niyang team na kinabibilangan. Nasa sunod-sunod namang pagkatalo ng Barangay Ginebra ay tila na-disappoint na nga itong si coach team ko, na sabi nga niya, "The second group came out, played so much better. Came with a lot of intensity, it's just a really disappointing performance overall." Kung kaya't may mga naglabasa ng mga rumors na itong si Tony Bishop ay tila papalitan ng Barangay Ginebra. At sinasabi nga, mga ka-idol, na maaaring pumalit kay Tony Bishop ay ang former top pick Anthony Bennett will become Ginebra's replacement import for Tony Bishop in case of emergency. However, Bishop is still part of Barangay Ginebra until the 2023 Commissioner's Cup. Wala pa mang opisyal na payag, mga ka-idol, about sa issue na ito. Ngunit tila may malaking problema ang Barangay Ginebra dahil itong si Nards Pintoy na injury. At ito namang si Scary Thompson hindi pa rin nakakapaglaro, mga ka-idol. Na ang performance nga ng local player ng Barangay Ginebra ay tila hindi nagko-complement sa performance itong si Tony Bishop. Pero sa kabilang banda ay tila may good news dahil itong si Justin Brownlee magbabalik na sa Barangay Ginebra. Na nung unang ay matatandaan natin, mga ka-idol, itong si Kinito Henson na nagbigay ng clue na itong si Tony Bishop ang papalit kay Justin Brownlee at ito nga ay nagkatotoo. At ngayon naman ay naglabas ng payag itong si Kinito Henson na sabi nga malaki ang posibilidad na makabalik itong si Justin Brownlee in early January dahil sa tinatawag na point of extraction factor. Sa lukuyang pa daw na nasa US itong si JP at natatagalan ng result na kanyang kaso dahil sa Asian Games at hindi ito sakop ng FIBA. Ang kinagandahan pa nito, maaari na daw siyang sumali sa practice ng Ginebra habang naghihintay ng desisyon. Kaya bukod sa kanyang kupunan ay malaki din ang pag-asa ng mapasama siya sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa February window ng 2025 Asian Qualifiers. Lalo pa nga nang minsang tanong itong si Justin Brownlee kung ready na ba siyang magbalik sa Barangay Ginebra, sabi nga niya, "I feel good and ready to play. I'm excited. It makes me want to run through a wall to play for the legends of Ginebra fans again."
It's a challenge for myself to see if I can make this a successful comeback. Isang good news nga ito at marami ang magbubunyi kung sakaling tuloy na makabalik itong si Justin Brawley. At kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, ang Hinebra pa rin kaya ang makakakuha ng kampiyonato ngayong Commissioner's Cup kung sakaling magbalik itong si Justin Brawley? O kung hindi man, karapat dapat nakakayang palitan itong si Tony Bishop? Kung may mga sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.